So welcome to my channel mga bro. Ito mayroon pumasok na Hisense 50 inches. Tapos isang LG na Monster ito. Yan. Component na Monster mga bro. Sabi ng may-ari ng story nito, ipa-plug na daw nila ito kasi magsingilong daw. Tapos nung i-plug yung ito, nag-spark daw ang plugan, siguro maluwag lang. Tapos nung i-plug nila uli, ayaw na magbukas, naka-standby lang yung power. So yan, subukan natin mga bro. So plug in natin. Yan, standby power. Dapat pag on natin, ma-display dito. Dito, dapat ma-display. So, yan mga bro. Ayaw mag-display. So, tingnan natin to kung anong naging problema. Bakit ayaw na mag-switch on. So, naka-standby power lang. No? Ayaw. So, buksan na natin mga bro. Daming alikabok mga bro. Yan yung compartment niya, ang laki. Ano? So yan yung laman niya mga bro sa loob. Ayos din ang design nito. So post ko lang mga bro, bali baklasin pa natin to lahat para hindi mapahaba yung video natin. Okay? So yan mga bro, yan yung laman niya. Daming dalhin kong camera mga bro. Yan, ito yung laman niya, ito yung amplifier niya mga bro. Ito yung motherboard niya. Ito, control to. Taas. Power supply niya nasa ilalim. So, tinisa natin, daming likabok. Daming likabok mga bro. Tinisan ko lang mga muna mga bro. Ibaklasin ko to tapos linisan natin. So ito na mga bro, na linisan na natin. Yan.
So, pag ganito mga bro, mayroon siyang standby power, kaso lang hindi siya ma-power on. So, ibig sabihin mayroong hindi nagsiswitch yung system natin nito. So, ang gagawin natin mga bro, subukan natin mag-check ng mga SMD. Yung mga SMD capacitor dito sa, kasi sa ilalim nito mga bro is sa power supply section na yan sa ilalim mga bro. Yan, yan yung power supply section. So, ito ang status, may power naman siya, kaso lang hindi ma-power on. So, gagawin natin dito mga bro. Dito tayo mag-focus sa mainboard. Dito, ano na to? Preamp. Ano preamp to? Ito yung minamp. Ito, minamp yung may mga capacitor. Tsaka heatsink. Ito yung amplifier. So, dito tayo sa system na area sa mainboard. Dito tayo sa system na area, hanap tayo ng mag-check tayo ng mga SMD. So ayan, nakabuzzer tayo, so check natin isa isa. Mahirap pa ganito, component na bihira lang tayo naka ng mga ganito component. Pero yung sistema ng piyesa nito mga bro, parang mga LED TV na rin, SMD na yung ginagamit. Ito yung system IC niya siguro. Ito yan. Dalawang malapad na IC. Ito yung isa. Saka ito yung isa. So dito tayo mag-concentrate. Ito mayroong regulator. So, subukan natin itong i-check mga bro, itong dalawang capacitor. Kasi itong dalawa nagbabuzzer, itong isa hindi. Ito, yan, kabila, yan. Oh, nagbabuzzer. Oh. Meron tayong resistance na nakuha. Okay. Point 8, kabila. Point 5. Yung isa, 0.4, point 5. So subukan natin itong i-check yung dalawa mga bro, bakit nagbabuzzer. Body ground,
natin. Ayan mga bro, sir. Yan o, yung maliit na capacitor mga bro, SMD. So, short mga bro. So, nakita tayo ng isang SMD mga bro. Tabi lang natin. So, location niya. Tanggalin ko yung ano mga bro, camera. So dito yung location niya mga bro, sa likod ng kapasitor yan, no? So shortage siya to. Saan ba yun? Ito natin. Ang liit. Yan mga bro. Ayan o. So, shorted yan. Subukan natin ito mga bro. So yan mga bro, temporary lang muna. So testing muna natin. Plug in. Yan, plug natin, tapos on natin. Oh, yan na mga bro. Yan, nakaradyo. So, yun lang. Sa jack pa tayo. Off. Ayan, goodbye. So, itong kapasitor na to, kahit wag na natin balikan yun. Kung minsan sa mga LED, pag ganyan, isang kapasitor, hindi ko na nilagyan. Oh. So, okay na siya mga bro. So, wala tong ano mga bro, yung speaker nito, yung dalawang speaker kasi nito is mga malalaki. So, ang dinala ng customer is ito lang. Kasi tumawag, sabi ko iwan mo na yung speaker. Yung ano lang mismo yung dalhin mo, yung mismong amplifier. So, ito na. So, sarado lang natin to mga bro. Tapos, hanap tayo ng maliit na speaker mamaya pang testing. Wala kasi tayo yung pang testing dito na speaker.
Sara ko lang muna to mga bro. Salamat nga pala sa mga nag-subscribe at sa mga nanonood ng ating video at sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Sana mag-subscribe na rin kayo sa channel ko para madaga na rin yung subscriber ko mga bro. Check natin power. Ayan na mga bro, so gumagana na talaga. And off, so sigurado may ano to mga bro, may sound naman to. Wala ang problema ng sound, ang problema nito yan lang, hindi nag power on. So hanggang dito na lang mga bro. Sana mayroon kayong kunting napulot na idea. So, ganyan. Kasi, salamat tayo. Tama yung pag-execute natin. Kasi, ka-standby lang siya. So, pag ganyan, so, doon na tayo sa mainboard. Huwag na tayo sa power supply. So, ito nga pala mga bro. Nakahanap tayo ng speaker. So, ipapakita natin sa inyo na gumagana talaga yung amplifier. So yun lang natin mga bro. Yan. So naka-tuner. So yan mga bro. Kaya mag-smart dishwashing paste pag heavy-duty hugasin. Maraming salamat mga bro sa panonood. So, God bless.